sa 6 na araw na outreach program ng Grupong Akit-Aral sa Cordillera, siyam na paaralan sa dalawang lalawigan sa Ipugaw sa Bayan ng Banawe at sa Baguio sa ilang mga bayan ng Benguet, 1,300 mga mag-aaral, 40 guro, 73 pamilya ang mga nabiyayaan ng mga handog na mula sa kinalap na donasyon ng grupo. Para sa lahat ng mabuting Samaritano na tumugon sa Project Pag-asa, tuloy ang Pasko, nagpaabot ng iba't ibang tulong at donasyon. May nais ipaabot si Albert Atienza na siyang nagtatag ng grupo na laman ng kanyang puso sa ngalan ng walang hanggang pasasalamat. Ano ang Christmas message mo sa lahat ng komunidad at sa lahat sa Akit-Aral dito sa mga kasamahan nating Philippine Army? Wish ko sana matapos na itong pandemya pinagdadaanan natin. Sana makapagsimula na tayo, makabangon na tayo. Ang pangarap ng Akit-Aral, mas maraming mga liblib na lugar, mas maraming eskwelahan kaming mapupuntahan, mas maraming bata kaming matutulungan. Look at the camera, please! Matapos ang outreach program at habang nasa Baguio pa ang grupong Akit-Aral, isang mensahe ang tinanggap ni Albert Atienza sa text mula kay DepEd Secretary Leonor Briones. Nakinikilala ng kalihim ang naging gawain ng grupo sa Cordillera at nagpaabot ng pasasalamat. No less than the Secretary of Education nagpadala ng text message sa iyo. Kumbaga, ano yung dangal sa puso mo na nababalidate na nasa tamang landas kayo ng pagbibigay pag-asa sa mga taong ito? Nung pagbaba natin, isipin mo, naka-anim na community na tayong pinuntahan. Tapos yung sobrang pagod natin. Tapos nagkaroon ng signal. Tapos may magte-text, Secretary Hiling Briones, na nagpapasalamat dun sa ginagawa natin. Sobrang nawala lahat ang pagod namin. Sobrang ang saya. Sobrang yung parang feeling mo, gagawa ka na ulit ng bagong proyekto pagdating mo dahil nakakataba ng puso na appreciate nila yung ginagawa natin. Ito ginagawa namin kasi si Marge bilang head ng DepEd TV, kinakapanayam siya, ini-interview siya ngayon nitong ating mga kaibigan sa Philippine Army at gumagawa rin sila ng sariling documentation. Behind the scene ito, so itong si Sir Chris ng Philippine Army, gumagawa nga ng documentation pero ang tutok ni Direct Jimmy kay Sir Chris. So ito ngayon, kumbaga ano tayo, synergy itong umagang ito na nakakagawa ng documentation ng ating partner na Philippine Army and at the same time tayong DepEd TV. Kumbaga namamaximize natin ang sandaling ito. Binalikan ni Margie Natividad na siyang isa sa mga pinuno sa likod ng produksyon ng DepEd TV sa panayam ni Sergeant Chris Gapos ng Philippine Army Seymour ang naging paglalakbay ng buong grupo. Magandang umaga, Ms. Marge. Bilang kasapi po ng Akit-Aral at ng DepEd TV, ma'am, maaari niyo po bang ipakilala sa amin ang Akit-Aral at ng DepEd TV at kung paano po nabuo ang collaboration ng dalawang organisasyong ito? Actually, yung Akit-Aral, it's a group of parang mountaineers or climbers, mga enthusiasts of nature, who come together
to plan activities na pang-outreach para sa mga bata. So umakyat ng bundok para maging magkakaibigan. Tapos nakita nila yung purpose na pag umakyat ng bundok, marami silang nakikita community doon, tapos mga kids. So naisip nila, parang pag-akyat natin ng bundok, dapat may purpose din yung pag-akyat natin. Hindi lang dahil namamasyal tayo, or hindi lang dahil nag-nature trip tayo. So gusto nila na parang may purpose yung pag-akyat nila. So that's how it started. It started with parang 1, 2, 3 members lang. Tapos hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. Mga young professionals yung nandoon. So meron kaming nurse, meron kaming doctor, meron kaming accountant, meron kaming nagtatrabaho sa ad agency, sa broadcast industry, meron sa finance, meron ding teacher, basta iba-iba siya. So parang we've come together parang to help a community through our own pockets, ha. Parang hindi kami nanghihingi sa kung sino-sinong donors or politiko, kung ano lang yung kasya sa pera namin, yun yung pinangbibigay namin sa community. So it's a small parang act of paying it forward, giving hope to the children na pag may umaakit ng mga mountaineers, naaalala sila na parang bigyan ng small token or parang gifts para maalala nila parang there's someone who cares for them. Parang ganun lang siya kasimple. Bahagi ng naging misyon na ito para sa Philippine Army ang dokumentasyon ng kwentong inihahanda din ni Sergeant Gapos. Inalala ni Natividad ang mga naging hamon at tagumpay ng proyekto, pati na ang DepEd-TV. Yung DepEd-TV nung nabuo siya through the order of Secretary Briones din na parang walang batang maiiwan at saka ang proponent kasi nito si Yusek Aling Pascua. So they got me naman as head of production since I came from different networks din. Parang shinare ko din sa kanya what I know in terms of producing shows. So yun, tapos nagkaroon kami, si Albert who is the founder of Akyat Aral is one of our production people. So nung magdi-December na, tapos si Abner Mercado din who is a good friend and a broadcast journalist. Nagkakwentuhan lang kami, o so anong gagawin natin sa Pasko? Parang 2020 is a bad year, di ba? Parang ang daming bad memories, ang daming challenges, ang daming struggles. Parang paano tayo magse-celebrate ng Christmas with our families? How do we parang share our blessings? Kasi kahit ang hirap nung nangyari sa 2020, I think yung DepEd-TV gave an opportunity to a lot of people na nawala ng work din in the broadcast industry. That's why most of the people in DepEd-TV, nanggaling siya sa iba-ibang networks na nawalan din ng projects. Even I didn't have a project. Parang I have my own production house, pero yung 2020, dahil hirap ka sa paggalaw, limited ka with the projects, it came at the right time na parang lahat kami, ito nga yung sinabi ni Abner, no, naghahanap lang siya ng masisilungan. Pero nung time na nawalan siya ng work in ABS, but then again, DepEd-TV gave him that hope again na makapag-produce ulit ng mga makabuluhang storya, makatulong ulit sa ibang tao. So yun, so sabi namin, ang gagawin natin ng Christmas? Parang 1 month lang namin to plinano. Sabi na, akyat tayo ng bundok. O tapos anong gagawin natin? Ay, involve natin yung Akyat Aral. Kasi hindi natin kailangan gumastos ng malaki. We just have to parang show the kids and remind them na tuloy yung Pasko ngayong Christmas kahit ano yung pinagdadaanan natin. A simple token would make them smile, would make them appreciate na marami pa rin taong nakakaalala sa kanila. So ganun siya. Si Albert na head ng Akyat Aral is one of our production assistants. So sinabi namin sa kanya, akyat tayo ng Cordillera. Hindi pa nangyayari yung mga calamities nito. Tapos nung nakapagplano na kami, biglang nagkaroon ng parang bagyo, di ba? Yung Rolly, yung Ulysses. Tapos sabi namin, ako papatay, wala tayong makukuha ang sponsors nito kasi baka magkaroon ng sponsors fatigue. So ang hirap magkalap ng donasyon. So yun, so we prayed. Tapos ang hirap ng challenges din na pagdating mo ng bagyo, ang dami mong pagdadaanan, di ba? In terms of the safety and health protocols nila. So ang daming challenges talaga, sabi namin, matutuloy pa kaya to? Tapos we're like 20 in the group na aakyat. So sabi namin, ayaw namin mag-akyat ng virus dito. At saka ayaw din namin magkaroon ng parang panic yung mga tao na ang dami-daming umaakyat sa lugar na to. So nagdebate kami, nagbotohan, aakyat ba tayo? Hindi. Tapos nauwi pa din siya sa, sige, kahit anong mangyari, kahit konti na lang tayo, akyat pa rin tayo. Kahit hindi na natin siya ma-document, basta makaakyat tayo. Na ako.
Tapos biglang bumuhos yung donation, 10 boxes of office supplies, parang 20 boxes of canned goods. Tapos dire-diretso na siya. Tapos sabi namin, ay, ang dami. Hanggang sa hindi na kasha sa isang van, dalawang van, tatlong van yung ibibigay naming donation. So nakita namin na parang, tawag dito siguro will talaga to ni Lord na makaakyat tayo. Yun, tapos humingi kami ng tulong sa Seymour. Isang araw lang yun, imagine. Isang araw lang kami humingi ng bigay ng sulat sa Seymour through Major Gabrido. Tapos nung binigay namin yung sulat sa kanya, very positive yung response niya. Kaya nga sabi namin, isa yun sa mga factors na sabi namin, tutuloy tayo pag minahanap tayong truck. Kasi pag wala, hindi namin alam how to get the goods to Cordillera Province kasi ang dami niya talaga. Tapos sabi niya, sige ma'am, sabihin niyo lang sa amin gano'ng karaming dadalhin niyo. And then, tawag dito, tignan namin kung ano magagawa namin. The following day, pinapunta niya na kami sa Seymour. Tapos, mamili na kayo ng truck, ma'am. Ilang truck yung gusto niyo. Mula sa Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, maligayang paso at maligong bagong taon! Sabi namin, positive ulit. So matutuloy na ulit siya. Ang pinaka-last, I think, is the swab test. Kasi ang dami namin, 25. So imagine, 25 yung magpapa-swab test. Tapos we are a group, isa lang doon ang mag-positive, hindi kami makakaakyat lahat. So 24, 25 kami, sabi namin, ako patay, dapat wala talagang mag-positive dito. Kasi kung hindi, talagang hindi talaga tayo matutuloy, yun na yun. And then we prayed again, Lord, bahala ka na. Magkakasama kami in the morning, 8 o'clock in the morning, nagpe-pray kami, sabi namin, sana wala talagang mag-positive. Tapos yun, the following day, suspense pa din, dalawang kasama namin, parang 5 o'clock na in the afternoon, parang 10 o'clock, 11 o'clock ng gabi, aalis na kami, wala pang result. So lahat kami negative, dalawa na lang yung hinihintay. So sabi namin, hindi, magne-negative yan. And yun, eventually, nag-negative. Tapos yun, dire-diretso na, umakyat na kami, kasama na namin kayo ngayon. Break. Vans 4 and 5, Seymour, please come in. Marami din ang naging hamon sa likod ng pagbuo ng produksyon para sa kwentong ito. Ang plan po natin ay makapture natin yung truck ng mga goods saka yung DepEd na van saka pickup dun sa shot natin. Tapos si Direct Jerome magpapalipad siya ng drone tapos makapture niya yung curve na to na dumadaan. Nawawala yung drone. Nawawala ang drone. Hindi kasi hindi rin siya maingay eh. Wala akong marinig. There's one incident si Direct Jerome, nagsushoot kami, sumabit yung drone niya sa pine tree, di ba? Pero nakita ko sa kanya, as head of production, parang na-humble ako. Kasi nakita ko sa kanya na hindi siya nataranta. Ano niya yun, di ba? Parang gamit niya yun. Hinahanap po natin ngayon yung drone. Nandito na. Nagtatago lang po. Ayaw magpakita. Sa puno. Hindi siya nataranta, tapos sabi lang niya, hindi, makikita natin yung drone na yan. Tapos, naglakad lang kami, tapos kalmadong-kalmado siya, hindi siya natataranta. Tapos hanggang sasabi niya, ito yung GPS, andyan lang yan, mamu, hindi mawawala yan. Tapos dumating yung driver, sabi niya, sabi namin, tulungan mo kami maghanap ng drone. Tapos gumanon lang siya, Drone hunting po, drone hunting. San ba ako yan? Ayun! Nakita na po siya sa taas. Tapos tinawag namin yung army, kinuha ng army. So ganun siya. Parang kahit ilan lang, wala kaming drone at that time, diba? So parang feeling ko napaka-essential nung drone na yon. Pero nakita ko sa kanya na parang ang humble naman tong director na to. Parang masisira, mawawala na siya ng gamit. Pero never siyang nataranta. Talaga siya, siguro kasi nasanay na din kami. Like ako, I've been in production for more than 2 decades. So, mga 23 years na.
kami ni Abner dahil magkaibigan kami. Parang nasanay ka na. And even in life, di ba? Parang hindi naman talaga siya laging smooth sailing. So, lagi kaming prepared na merong mangyayari at mangyayaring aberya. Siguro yung, ito natutunan ko naman to kay Albert. Kahit mas bata siya sa akin, yung pagiging calm lang lagi. Yung kalmado ka lang lagi and then mag-focus ka. Kasi yung gusto ni Abner, hindi ka muna. Ginagawa natin ito hindi para manalo ng award. Bonus na lang yun, okay? Ganito po yung production. Talagang nagde-debate kayo kung paano nyo i-execute ng tama. Yung mga eksena na gusto natin lumabas sa treatment nung eksena natin. Yung director namin na isa, si Raymond, who's a good friend also of mine. Siya lahat gumagawa. Siya nagda-dump na dapat production assistant ang gumagawa nun, di ba? Siya nagda-dump ng mga SD cards. Siya nagtatrabaho nun. Tapos yung mga cook natin, kumbaga senior editor na yun ng GMA 7, pero nagsisilbi siya sa amin in the morning to cook our food. Ito po si Jack. Jack, ang ating isa sa mga chef natin, ang ating birthday boy. Very soon. Hi, Derek. Si John, yung isa sa mga case studies natin, parang boss na yon, account executive yon. Pero siya nagluluto ng toyo in the morning, siya nagluluto, gagawa ng fried rice, tapos pinapakain niya tayong lahat. So I mean, I think yun yung parang dedication talaga and the commitment to the group na parang walang boss, walang production assistant, walang driver, walang mga ranggo yung mga tao. Parang feeling ko yun yung pinaka-importanting part dito sa ganitong group or activities. Yes, maraming challenges. Nawawala yung mga driver. Yung driver, first time mag-drive sa Baguio. Yung driver, parang sinasalubong yung mga sasakyan. Diba, parang muntik madisgrasya sila Abner sa Banawe. Yung mga goods namin, mga face mask, ang daming nabasa, 'di ba? Doon sa truck ng military, gumulong yung mga sardinas natin doon. Basa kayo, sir? Bakit? Dahil naka-force kayo din sa kaya kung may nakita kayo. Mon, yung bukas na yung pagpakanan, no? Yung bukas na yun, sir. Ay, 30 na. Umuulan ng malakas, hindi mo naman hawak yung nature, di ba? Kung uulan siya ngayon, araw ngayon. Pero hindi naman natin ginusto yon. So I mean, meron at merong parang mga challenges na ganon. But then again, hindi ka magpapanik. Direk, ano po nangyari? Papunta tayo sa school nila, sir. Kaso, yung DepEd van natin, lumubog yung gulong. City driving yung gulong natin. Okay. So pag dumaan tayo dito, may tendency dumulas. Gumulong talaga. Nakita nyo naman yung kung paano tayo tumabingi, di ba? So, natatakot akong dumiretso dito. No choice din po ako. Hindi ako pwedeng umakit na ulit doon. Tiyanong ko na doon sa isang lalaki. May dadaanan po papabalik. Dito din. Kasi at the end of the day, your goal is to really reach out to the kids. Damang-dama ko na yung parang babaliktad ba o tatagilid yung ating sasakyan. Pero yung takot ko, hindi ganun katindi dahil sa ang iniisip ko, kailangan nating dalin. Kailangan ng tulong ng, kailangan natin pundahan yung mga bata, yung mga teachers. May dadalin tayo para sa kanila na nahatid na tulong. Diba, parang lahat tayo puyat, 2 a.m., 3 a.m. tayo natutulog, nagre-repack, yung mga boys, yung mga sundalo natin, diba? Parang hindi nagre-reklamo sa ginagawa nila.
So parang ikaw, humuhugot ka ng lakas sa iba mong kasama, di ba? Na parang hindi ka pwede magreklamo kasi yung iba nga, ang dami pa nilang ginagawang kakaiba tapos para lang matuloy itong project na to. So dapat kalmado lang, happy lang. So most of the time when you see the behind the scenes of the Recreamod, nagtatawanan lang kami. Kamusta, Abnel? Okay naman, masaya. Siyempre, nakakapagod. Pero alam mo yung pag nakakapagpangiti ka doon sa mga guro, sa mga estudyante, doon sa mga bagay o mga nahingi na lambing natin sa Maynila. Nawawala yung pagod. Tuloy ang Pasko. Ay, record natin ha. Ay, nakuha ko yung ano niyan, SD card. Walang SD card yan. Meron, ulit. Yeah, si Raymond, sitcom nga ito. Recording. Sitcom. So, pinapatawa ka ni Abel. Hindi kami, sir. Kasi, sir, pag sineryoso namin itong trabaho, kanya kami. Okay na po. Nagtatawanan lang tayo, di ba? Kahit yung mga yung matataas, high-ranking officials nyo, si Major, nasa taas ng jeep. Di ba, pwede naman siya sumakay sa the aircon na sasakyan, pero nandun siya sa top load kasi nakita niya may members tayo ng Akyat Aral nandun. So yun, yung mga sa DepEd, yung mga officers natin sa DepEd, umaakyat ng bundok kasama yung staff, nag-interview. Diba parang lahat came together talaga to work for a good cause. So mahahumble ka, it makes you humble, it makes you grounded do sa ginagawa nyo. So yun yung maganda sa project na to. Hindi ito ang una't huli na bayanihan ng DepEd TV, Akyat Aral at ng Philippine Army Civilian Military Operations Regiment. I think ano, parang kahit naman tayo, di ba, parang even a small act of kindness, parang makes a lot of difference talaga. So it doesn't matter kung isa lang yan, dalawa lang yan, tatlo lang yan. Siguro nagkataon, blines talaga tayo ni Lord na matuloy ito kasi biglang naging partner na namin si Seymour, biglang si DepEd, sinabihan na yan DepEd TV, nagawin na siya parang regularly. Tapos yung Akyat Aral, biglang naging partner din bigla ng DepEd TV kasi natuwa yung mga taga-DepEd, DepEd officers natin na talagang napuntahan natin yung mga lugar din na hindi talaga nararating ng ibang organization. Sekretary, siguro ako na po munang mag-mensahe po sa inyo. At dahil ang Pasko ay ilang araw na lang ang binibilang sa gitna ng mga gawain ng kagawaran ng edukasyon at ng DepEd TV, nagpahatid din ang mensahe sa pamamagitan ng Zoom si DepEd Secretary Leonor Briones sa mga teacher broadcasters na nasa Teachers Cup sa Baguio City. 2020 was a very tough year for all of us. Ano po ang inyong pagbati? Ano po ang laman ng inyong dasal, ng inyong mga pangarap para sa Paskong ito at sa bagong taon, Secretary? Sinasabi ko sa ating mga colleagues sa department na itong Paskong ito ay kaiba. Ibang-iba sa mga Pasko na linakihan natin, ibang-iba sa mga Paskong nakasanayan natin. Wala na yung sobra-sobrang loud na mga celebrations, etc. Dahil nga sa nangyari sa atin sa COVID pandemic. Pero we should not look at this as a deprivation. We should look at the situation at present, the kind of Christmas that we are celebrating, as an opportunity to go back to the original meaning and message of Christmas. Ano ba ang meaning ng Christmas? Sa tingin ko, ito ay pagbibigay yan. Giving, generosity, etc. Because after all, God gave His only begotten Son. No? So it is giving, it is peace, and it is goodwill towards men and women, to all of us. So, yun lang kasimple.
Energy! Ano man ang naging hamon ng taong 2020 dahil sa pandemya ng COVID-19, hindi ito dahilan para hindi magdiwang ng kahulugan ng pagsilang ng anak ng Diyos. Walang balakid para magpaabot ng pagmamalasakit sa kapwa. Tuloy ang Pasko at isang malusog, matatag at puno ng pag-asa na pagsalubong sa bagong taon. Behind the scenes lang naman. Behind the scenes lang kami para doon sa episode 6 natin. Okay. Tapos mag isang group photo tayo ng drone. Sige po, sige. Kasama production, tapos kayo. Sige. Mik nating mundo, di natin inakalang magkaganito. Bigla na lang nagkagulo, ang bulkan ay mag-alboroto. Ang tadhana tila nananadya, bigla ang pagdating nitong pandemya. Maraming bagay ang nagbago, matutuloy pa kaya ang Pasko? Huwag kang mangamba, lahat ay kakayanin basta't magkakaisa. Ibayan ang loob at sa Diyos ay magdasal. Pagdurusa natin, di na magtatagal. Tayo'y aahon, tayo'y babangon. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko, padayo. Sa pagsubok, tayo'y di bibigay. Sa umagang kay ganda, tayo'y maghihintay. Tamaan man tayo ng bayo, kapit misig lang, kaya natin to. Kaya pangako ko sa'yo, lahat ay kakayanin basta't magkulong kayo. Ibayan ang loob at sa Diyos ay magdasal. Pagdurusa na